Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbiyento. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa iyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag kanya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayon, ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang
nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng maliwanaw na pagkakakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpo ang kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabinlimang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato
ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid namang niyang si Felipe sa lupain ng Iturie at Trakonite, si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia, sina Anas at Kayafas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilalim ni Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kaniya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, "Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos." Wika niya, sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, "Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang baku-bako. At makikita ang lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isa po sa pinakasentrong tauhan sa tuwing ikalawang linggo ng Adbiyento ay si San Juan Bautista, ang pinsan ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pangaral at panawagan ni San Juan Bautista na nag-aanyaya sa mga tao ng pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos bilang mabisang paraan ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Uulitin ko po ang panawagan ni Juan Bautista ay pagsisisi at pagbabalik loob bilang mabisang paraan ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Makikita natin na matapos ang napakahabang taon ng paghihintay ng tao para sa kaligtasan, isinugo ng Diyos Ama ang tagapagligtas sa pamamagitan ng Mesiyas, ang kaniyang pangalan, Emmanuel, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos, kapiling natin ang Diyos, at ang Emmanuel na ito ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno, na tunay ngang lagi nating kasama at kapiling sa araw-araw ng ating buhay. At alam ninyo, ang pagdating ni Jesus Nazareno ay inihanda ni Juan Bautista sa pamamagitan ng paglilingkod na may kababaang loob. Kitang-kita ito sa kaniyang pamumuhay. Nanirahan siya sa ilang
at nagsuot ng damit na yari sa balat ng kamelyo. Siya'y may sinturong yari sa balat, balang naman at pulot-pukyutan ang kanyang kinakain. Sa kanyang pangangaral, hindi kailanman nakitaan ng pagmamalaki o kayabangan si Juan Bautista. Sa halip, ipinakita niya ang pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagiging abang lingkod. Sabi nga ni San Juan Bautista, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Bininyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Kung pagninilayan po nating mabuti, tayong lahat, kagaya ng winika ni San Juan Bautista, hindi tayo karapat-dapat sa banal na presensya ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon natin ay lubhang banal at tayong lahat makasalanan. Minsan nga, mapapatanong tayo, kung tayo ay puno ng kasalanan, paano at bakit tayo nakakapagdasal, nakakapagdibusyon at nakikibahagi sa banal na Eukaristiya? Simple lang ang dahilan. Dahil tayong lahat, kinaawaan at kinahabagan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya nga napakasimple ng panawagan ni San Juan Bautista. Tayo ay magsisi. Tayo ay magbalik loob sa Diyos. Dahil sa sandaling ginawa natin ito, tayo ay patatawarin, kakaawaan at kahahabagan ng ating Panginoon. Lilinisin niya tayo sa ating maruming pamumuhay. Palalakasin niya tayo sa ating mga kahinaan. At higit sa lahat, patatatagin niya tayo sa kabila ng ating mga karupukan sa buhay. Mga kapatid kay Kristo, maganda ding itanong natin sa ating mga sarili, paano kaya kung sakaling may kakaunting panahon na lang tayo dito sa lupa? Paano kung sa sandaling panahon na lamang ay tawagin na tayo ng Diyos sa kaniyang kaharian? Paano kung hindi tayo nakapagsisi at nakapagbalik loob? Masasabi nating sayang ang napakadaming pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos upang magsisi at magbalik loob. Sayang ang pagkakataon na mailigtas tayo ni Jesus Nazareno mula sa kuko ng kamatayan at kasalanan. Lagi po nating tatandaan, ang Diyos patuloy-tuloy ang pagmamahal sa atin. Hindi mahalaga ang ating maduming nakaraan. Ang mahalaga, tinatama natin ang ating pagkakamali at taus-puso ang ating pagbabalik loob. Huwag tayong mapako sa ating nakaraan. Anumang dumi at lalim ng ating pagkakasala, basta tayo ay handang tumugon sa panawagan ni Jesus ng pagbabalik loob at sundin ang kalooban ng Ama, nakakasiguro tayo na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating kasalanan. At hindi lang yan, babaguhin pa ng Diyos ang ating buhay at pamumuhay.
Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Nakatayo ba sila? Upuin. Umupo po ang lahat dahil sa sandaling ito ay itatalaga natin ang mga naglilingkod ng simbahan sa Quiapo. Inaanyayahan kong tumayo ang Quiapo Church Medical Assistance Ministry. Mga ginigiliw kong kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ang kaniyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kaniyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kagandahan at kahandaan sa paglilingkod. Ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kaniyang dambana. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa agarang pagtugon sa mga nangangailangan at lalo na sa pagbibigay ng pangunahing lunas sa mga nasaktan at may mga karamdamang hindi inaasahan at agarang pagtugon sa atensyong medikal? Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong organisasyong kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkulin sa inyong ay iaatas? Kayo ba ay nangangakong palagi ang magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang mga lingkod? Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinamumunuan at pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay sa inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging matapat. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng inyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palagi ang pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Palakpakan natin ang ating mga Quiapo Church Medical Assistance Ministry. Sila po ang tumutugon sa atin kapag ka may nahihilo, may nahihimatay, masama ang pakiramdam. Sila po ang mga grupo, ang ating abang lingkod na nagbibigay ng sarili para sa atin. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na mamuli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mamuli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo ay nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y kaniyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Sa bawat panalangin ang itutugon, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at mga yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kaloobang mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Amen.
sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambahan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Sa kuna
Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan, at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection sa darating na December 10, 2024, Martes. Sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of Diocese of Balangang Bataan and Rector Parish Priest Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin ang ating parish sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat ng manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza Sa Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambahanan ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto, at sa lahat ng ating mga online viewers, sa inyong patuloy at walang patid na pagtulong at pagbibigay suporta sa ating simbahan. Patuloy po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga kaloob, mga pamisa, mga love offerings, online donations at pagbibigay ng mga ayuda. Ang inyong mga ibinabahagi sa amin ay siya namang iniaabot natin sa ating mga kapatid na masigit na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga naging biktima ng trahedya at iba't ibang sakuna. Tunay nga pong ang ating debosyon, tinutulak at tinuturuan tayo upang magmisyon, upang ipagpatuloy ang mga sinimula na ni Jesus Nazareno. Narinig nyo rin po sa ating announcement na available na po ang opisyal na kalendaryo ng ating simbahan.
Mabibili niyo po ito sa ating finance office at mayroon din po tayong booth dito sa may Quezon Boulevard sa may tabi ng BPI. Dahil ang kalendaryo po natin ay limited stocks only. Kapag ito po ay naubos, hindi na po tayo magpapa-imprenta pa. At gayon din po, ang mga proceeds po na ito ay itutulong natin para sa ating paghahanda, para sa ating nalalapit na kapistahan, ang Nazareno 2025. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.